Magandang hapon mga kapatid. Tinanggol po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eukaristiyo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kamustahan ng ating mahal na patron, si Maria. Reyna ng kapayapaan, Virgen ng EDSA. Ang mamumula sa ating banal na pagdiriwang ngayong hapon ay ang kanyang pagbunian, Luis Antonio Cardinal Tagle, Arsobispo ng Maynila. Magsikayo po tayo. Kaawaan at patawarin.
inaamin ko sa mga pagyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa salawa, at sa aking pag-uulan. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid ng Maria sa lahat ng mga hanggang at mga kanan at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangis sa Panginoon ay Diyos. Awaan tayo ng mga pagyari ng Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. upang sa kanduman nito
ay mahabi ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay binibay na sa inyo ng Panginoon ang mga tuntunin nito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at tinungin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang matamin ang mabag ng Panginoon na Papa. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga uusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hindi. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Inuguri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili pong na kayo. Ito naman ay ang lakad o pilgrimage para sa buhay. Maganda ang koneksyon, buhay at kamayapaan. At alam ko rin po na dito sa ating shrine, bilang paghahanda sa kapistahan ngayon, itong nakaraang siyam na araw ay may mga pagnilay tungkol sa vision, pananaw at pangarap ng Archdiocese of Manila na madilit ay ating inaawit bayan inawa ng Panginoon kay Jesucristo upang maging sambayanan na di upang maging sambayanan pag maging kaganapan ng buhay na dilingkod sa paghahari ng Diyos, sumasaksi sa paghahari ng Diyos. No? Sa pagbubay ng Espiritu Santo at sa tulong ng mahal na ina. Susubukan po natin pagdugtong-dugtongin yan. Pero simula po natin sa ating ina,
ang birhen ng kapayapaan. Ang kapayapaan po sa Biblia at sa turo ng simbahan ay hindi lamang yung kawalan ng karahasan o kawalan ng gera o kawalan ng conflict. Mas madaling dalit pa ang kapayapaan kaysa doon. Kunin na natin ang halimbawa sa isang pamilya, mag-asawa, hindi nga nagbubugbugan, hindi naman nagbubusap. Pagkakain yung isa, tatayo na yung isa. Tapos, kasabihin yung isa, anong oras kaya kakain yung isa? Hihintayin ko na tapos na siya o uunahan ko. Walang gera, walang tapunan ng baso, walang tapunan ng plato. Tahimik naman, pero kapahimikan na kakatako. May kapayapaan na doon? Wala. Sasabihin nila, ba, di naman dumadamakan ko, di naman kami nagsasaksakan, di naman kami nagtatadyakan. Mapayapa kami. Hindi. Sa turo ng simbahan, peace is not only the absence of violence. Kalimitan po, ang kawalan ng kapayapaan ay pahimik. Ang kapayapaan ay bunga lamang. Bunga lamang yan ng mga itinatanim natin. At sabi nga po ni Pope St. John the 23rd na sumulat ng Pacem in Terris, kapayapaan sa lupa. Ang kapayapaan ay bunga lamang ng ano? Pagdagtanim tayo ng katarungan, katotohanan, pag-ibig, at pagkalang. Kapag yan ay itinamir at lumalok, ang aalihin natin kapayapaan. Kapag walang katalungan, katotohanan, pag-ibig, pagkagalaman, ay wala tayong aalihin kapayapaan. Kaya hindi tayo makakalundag, gusto natin kapayapaan. Kailangan pagtanim, kailangan meron itayong pundasyon. Katawangan, katotohanan, pag-ibig, pagkagalaman. Ang ating pong ebanghelyo ay bagay na bagay sa kapayapaan. Napakahirap. Kanina umaga pag-isip ko, meron na nagpadala ng text. Bishop, bakit ba naman napakahirap maging Kristiyano? Lalo na sa Ebanghelyo ngayon, mahalin ang kaaway. Halin ko, tumpak ka yan. Kaya kailangan natin humingi ng biyaya. Hindi natin yan magagawa nang walang biyaya ng Panginoon at tulong ng mahal na ina. Paano po ito daan ng kapayapaan? Pag sinabi po dito kaaway, sabi ni Jesus, mahalin ang kaaway. Tanggap po kung panahon niya yung ibigin mo ang kaibigan at hapautan mo ang kaaway. Natural lang na. Kaibigan mo eh. E di, mamahalin mo. Kaaway yan eh. Kaya, kapukutan mo, tanggap yan ang libunan. Pero sabi niya, ito naman ang sabi ko. Iba ang sinasabi ng libunan at nangkultura sa sinasabi ni Jesus. Nandiyan ang hira. Kasi tayo ay nahubugna ng kultura. Kaya natanggap na natin yung mga tinuturo ng kultura. Pero hindi natin isa na dinidig yung sabi ni Jesus,
Ngunit ito naman ang sabi ko. Ang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At italangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. At ano ang magiging bunga, diyan nyo ba ipapakita na kayo'y tunay na anak ng Diyos. Sinasabi niya, ngayong umiibig lamang sa mga kasundo, hindi yan mga anak ng Diyos. Aray! Kala natin mga anak na tayo ng Diyos, pero kapag ang iniibig mo lang pala ay kaibigan mo, hindi ka pa maituturing na anak ng Diyos. Kasi, sabi nga natin, kung ano ang puno, siyang bunga. E ang Diyos daw, ang puno, mahal lahat. Pinapasikat niya ang araw sa mabuti at masama. Kung anak ka ng Diyos, ganun kami. Aray. Kaya malibig, anak tayo ng kultura at kaisipan ng mundo. Ang hamon ni Jesus, tayo ba'y kumikilos bilang mga anak ng Diyos. Pag sinabi kong kaaway, hindi lang ito yung hindi ko gusto o hindi ako gusto. Ha? Pag sinabi dito kaaway, ito yung umuusig sa iyo. Pinaklaro na ikaw ay sirain. No? Talagang pinlaro at kumikilos laban sa iyo. Pinaaalaan na ba kayong mga ganyang tao? At ang sabi ni Jesus, mahalin ang mga iyan. Paano po ito nagiging daan ng kapayapaan? Kasi po, kapag napuot ka, nainis ka sa napupuot sa iyo, dumilinaw sa kanya, talagang kaaway ako. Tinatubayan niya na kami magkaaway. Edi tuloy ang away. Pero kapag siya galit na galit sa iyo, pinukot na po sa iyo, tapos pinakita mo, kaya mong mahalin at ipinagdadasal mo pa siya, nalilito na siya. Ano ba ako? Kaaway ba ako o kaibigan? Sa kalituhan niya, hindi niya na alam kung lalaban siya o hindi. Unti-unti, siya ay nalaban. Kasi, paano siya lalaban? Wala na siyang kaaway. Nabago siya ng pagmamahal mo. Yan po ang mga natutunan namin nung kami mga seminarista sa mga active non-violent. Ngiti ka. Magmahal ka. Malilito sila. Gamit na gamit ko yan o Paris Cristo ako. Meron kami naging desisyon. Tigil na yung mga special baptism, special wedding. Diba? Kapag nag-isa, special baptism, kapag sama-sama, ordinary, sabi ng pastoral council, tigil na yun, sama-sama ang lahat ng bigla. Para walang sinisilip na, may special, may nayaman, may pangmahirap, isang sambayanan tayo. At ang sama-sama niya, alas 10:30 na linggo. Tama-tama po na sa opisina ko, meron nagdumating. Magpapabinyag po kami ng ako namin. Ay, salamat sa Diyos. Gusto po namin espesyal, sabi niya. Ay, salamat po. Dito sa parokya nito, lahat ng binyag espesyal. Sabi niya, uy, ikaw alam niya na. Oo, parang baka di-desisyon talaga namin lahat
hindi na ako special. Sabi niya, o kung pala naman, hindi ko ba sa mga test na itong oras, ay, hindi po yung special. Ang special po yung linggo, step therapy. Ayaw mo kasama yung iba? Oo. Di ba yung ordinary? Ay, hindi ko. Sa parokya ko, yun ang special. Eh, gusto ko yung mag-test. Ay, kung ano maging sabo kayo, ay, hindi mo special yun. Yun po ang ordinary. Kasi parang po, hindi sa kayo. No? Tapos, manunod kayo ngayon lang. No? At dito po, walang ordinary. Special ha. Ano mo gusto nyo? Ordinary, special. Special? O, yung linggo. Sabi niya, o, hindi sige po. Pinalista ko. Tapos sabi niya, ang gulo yung kaos. Hindi mo pa pinag-away. Tapos, nakita ko siya nung linggo. Sabi ko, ano ko, di ba ang saya? Hindi ba yung ako nung iiyak? Sabay-sabay sila ng iiyak. Ay, tama si Jesus. Mahalin mo ang kaaway na nilig ko siya. Kaaway pa ako. Kung hindi na ako kaaway, ano na ako? Kung hindi na ako kaaway, bakit ako nalaman? Bakit ako mag-aalipusta? Subukan ninyo. Pero ito po ay proseso na laging kumakapit sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang aral. Kasi kung tayo lang, wala ko. Wala. Ikausap na akong obispo, kabakalawa. Sabi ka sa akin, uy, Cardinal, may dinabasa akong libro. Na, ang sabi ba naman ng libro, ang tao ay talagang hindi mo mapagkakatiwalaan na gagawa ng mabuti. Ako, napaka-ano naman yan. Sabi niya, oo. Kaya, ano ko, talagang kailangan mabalik tayo sa Ebanghelyo. Kasi kung yun ang paniniwalaan natin, eh wala, talagang walang saysay ang magmahalan. At kahit kailan, hindi na tayo aasa na may katahuman, katotohanan, pag-ibig at pagkakalakan. Walang ka ang kapayapaan. At para po sa atin dito sa Archdiocese of Manila, na ginagabayan ng vision, ibig ko lang paalaala bilang pagwawakas na itong vision natin na hinimay-himay hanggang umuwi sa isang unified formation program ay nakabatay sa core values. Ito ang pagpapahalaga at review lang po ito. Una, ang pagpapahalaga sa buhay sampalayan. Community as a value. Hindi individualism, hindi self-interest. Hindi namin maisusulong ang vision ng Archdiocese sa bayanang tinawag ng Ama. Sa bayanang community. Pero ang community ay hindi pang kumapit. Ang community ay pinagsisikapan natin. Binubuo bawat isa may papel katulad ng pamilya, katulad ng neighborhood, katulad ng barangay. Ang community bilang value ay aking pag-aalayan ng sarili. Kaya susuriin natin ang community ba sa bayanan ay talagang mahalaga sa atin. Sabi ng kultura, ang mahalaga, sarili, self-interest. Sabi nga nila, magutom na kayong lahat, basta busog ako. Ganyan ba ang community?
Hindi. Ang ikalawa po na value ng ating core value ng ating vision ay commitment to serve. Service. Kaya ka, kaganapan ng buhay ang ating pinaglilingkuran. Naglilingkod tayo upang lahat ay makaranas ng kanap na buhay bilang tao, bilang anak ng Diyos, bilang may tamay. Pero yan, service, ikatlo po, yan ay ginagawa natin with meekness. Kapakumbabaan, sabi nga ng vision, sumasaksi tayo sa paghahari ng Diyos. Hindi tayo ang hari, hindi tayo ang reyna. Hindi tayo ang nagtatayo ng sarili nating kaharian. Saksi tayo. Humble servants. Kung hindi po kasi kapag wala ang humility, bakit ipag-away pa tayo sa Diyos? Baka yung ating pag-ahari ay maging kalaban pa ng kanyang pag-ahari. Kaya meekness and humility. At ikaapat po, mercy, compassion. Balik na naman tayo sa Ebanghelyo. Ano yung mercy and compassion? Makita natin sa bawat tao, lalo na sa marurupok, lalo na sa mga sugat-sugatan, lalo na sa mga lagi na lamang pinababayaan ng lingunan na naaantig ang ating puso. Dumadama tayo para sa kanila. At nakikita natin hindi iba, not a stranger, but someone who I can claim as my own. Kapatid ko yan. Kapwa ko siya. At isang matanda na pinababayaan, inaalipusta. Magulang ko yan. Bawat ina na tumatangis dahil ang anak niya ay inapastama, ang kanyang anak ay nawawala, ang kanyang anak ay pinakit, ang kanyang anak ay pinatay, nanay ko rin yan. Bawang ilog na ginagawang pasukan. Bawang puno na hindi na tinitignan at hindi na nagiging daan para sa mga tula at papuri. Dahil na nakikita na lang ay ano ba ito? Paano ba ito mapagkaakitaan? At darating ang panahon, bawat tao ang tingin na lamang ay ito ba ang tao nito ay makakakilabangan ko? At kung hindi ko ito makakakilabangan, ang puno nito pwede kong putulin, ang tao nito pwede ko na rin putulin. Walang puso, walang mercy, walang compassion. Then we can easily eliminate people whom we think are not profitable. Nakakasikip ka para lumuwag-luwag. Palayasin kaya kita o mas mabuti iniquitin ka na lang. Mercy, compassion. Ito pong apat na core values. Ito yung pagpapahalaga ng mga taong mabubuhay
at magpapagabay sa vision of the Archdiocese. A sense of community, commitment to service, humility and meekness, and mercy, compassion. Kung titignan po natin yung dinaman ang hinibigay para maging lakad tayo ng kapayapaan. So sa fiesta po natin sa mahal na ina, fiesta ng mahal na ina ng kapayapaan, magpatulog tayo sa kanya para maging tunay ang kapayapaan sa ating isip, puso at pagkilos. At dito po sa atin, sa Archdiocese, para ang kapayapaan ang maging bunga ng pagpupunyagi natin na maisakatuparan ang ating vision. A true community of service. Doing the service not for pride or self-propagation. Out of humility, humble service. And because we have a heart that beats with honor for others, mercy and compassion. Bilang pagtatapos po, sito na dito ang usapan, baka sila nakakayo, pero alam po ninyo, sa kwento ng maraming tao, no, nakikita natin ang daan ng kapayapaan. Naikwento ko kanina sa misa, uulitin ko ngayon po. Itong pananaw ng tao, handog ng buhay, handog ng kapayapaan, hindi yung ano ba makapakinabang mo dito. Ito ba yung kapakipakinabang? Pagagamit ko ba itong tao dito o what? No? Naging karanasan ko po yan. Ang malaking biyaya ng Diyos. Nandyan ko sa isang kalye sa Manila. Ako'y sumakay, inasakay ng isang kaibigan ko sa kotse niya. Kasi inaya niya ako, may pupuntahan kami. Sabi niya, sumakay ka na lang sa kotse ko. Doon sige. Doon sa isang kalye sa Manila, nag-red light, tigil. Ang tigil doon sa sakyan, at lahat, naglabasa mula sa gilid, mga sidewalk, yung mga nagtitinda ng tuwalya, soft drinks, tubig, mga bulaklak, cookies, candies, gamito, lahat yan, no? Na magkilyos, yan. Eh yung driver ko, mga kaibigan ko, politely, sabi niya, hindi kami bibili. May mga senyas, eh, nakakaintindihan. Yung mga tao naman, yung nagtitinda, hindi naman nagpumili, punta naman doon sa ibang sasakyan. Maya-maya, may bumalik, nagtitinda ng barkilyos. At nandun sa may bintala na kinauupuan ko, tapos kaway ng kaway, kantinaan! Ako na seryo, kantinaan! Hindi ako makaway na ako. As yung driver, at saka yung kaibigan ko, nag-ano sa kanya na, hindi kami bibili. Nakatago pa rin siya, kantinaan! Ako naman, oh, hindi na ako nagpaalam doon sa kaibigan ko. Binaba ko yung salamin. Tapos sabi na, kantina! At yung driver, kaya umulit na naman. Sir, hindi ko kami bibili, hindi kami bibili. Sabi mo, mama, hindi ko naman ito binibenta eh. Gusto kong ibigay. Tingnan niyo ho, isang tayong mga materyoso, tayo na ang tingin sa tao, ito ba'y profitable? Ito ba'y expendable? Ito ba'y mapapakinabang? Ito ba'y baliwala? Itong tao nito, na kailangan bawat sentimo para mabuhay, pinatunayan niya, ang buhay wala sa kikitain.
siya pa ang nagbibigay ng pekado. Di ba ang buhay ay regalo? Kaya ang ganda ng ating salita, hanap buhay. Hindi naman natin sinasabi, hanap pera. Hindi natin sinasabi, hanap tumbo. Ang inahanap ng Pilipino sa pagpupunyagi ay buhay. At kapag ang kabutihan, sense of community, sense of solidarity ay umangat, pati ang isang simpleng tao gusto niya magbigay buhay sa kanyang Kristo. Tayo, anong hanap natin? Hanap tubo? Hanap pera? O hanap buhay? Kaya alam ko, naiwan ko sa sasakyan. Yung parking. Mabuti ka rin lang naman, pagkatapos na ilang linggo, naikwento ko yan sa isang misa. Di ko naman alam na yung anak ng kapatid ko ay nandun, ay anak ng kaibigan ko na may ari ng kotse, nagsimba. Pagkatapos ng misa, binapitan ako. Yung Eminence, alam ko po kung saan na punta ang makikin. Kami po ang umakin. Kami po na ka. Ay, ipagkasal ninyo yung tao na yun. No. Kasi hindi niyo alam na kapag bigay buhay din siya sa inyo. Sabi niya, pangako ko po, magpapadala ako ng martiryo sa inyo. My name is Rodin ako rin. Tignan niyo. Love begets love. Love begets love. And that's how peace grows. Justice begets justice. Truth begets truth. Respect begets respect. And peace will beget peace. Ay, kung ito mahilig sandali, ibukas ang ating puso sa Panginoong Yesus upang tayo ay kanyang gabayan sa daan ng kapayapaan at sa katuparan ng pangarap ng ating Archidiocese. Pagkaya ang pagkiliwala, lumapit tayo sa kapagpatawad na Ama na ang habang sa atin ay walang kakwalan at walang katapusan. Ang ating pupulod, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway kaming buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habang na itinakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ating kawang-kaawaan ang mga tao na kasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga patihinan sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinadayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga lumao, naway biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig.
ang aming komunidad na way maging tapat na tagapagpatuloy ng pag-ibig, kapalupaan, katotohanan at pagkakaisa tulad ng aming mahal na Ina, Maria Reina ng Kapayapaan, Birhen ng EDSA. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami mong aming sa tahimikan natin igalangin ang ating mga sarili dahil sa Panginoon. Panginoon, gawin mo sa iyo, pag-ibig. Ka namin sa pagpapatawad na inihandong mo sa pamamagitan ng iyong nama. Tulungan mo kami ipakayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahati natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sandali mo ang ito, ito paghahati sa iyo mga kamay.
aming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa tambanan. Tuloy mong maging paghahati ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Maria Virgen Ina ng sambayanan, kami ay maalam na mapabuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos ng tanan, kami ay sa kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya itampo bilang inang ng duwal sa pangakong manulubos at bilang unang kaanib ng sasambayanan mong hinuhog ko. Sa krus, inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang pagkamit ng muli pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Maria'y nagdarasal ay buwanan ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Ininabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami, ito ang aking katawan na hihahandog para sa inyo. Ganyan din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinuwid. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Yeah.
ginagawa namin ngayon ng pagkalala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinamin mo ang iyong simbahang naganap sa buong Metik. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming sanagpaka at ni Luis Antonio ang aming obispo at ang kanyang katuwang na obispo at ang aming katawang. Alalahanan mo rin ang mga kapatid na nilahinan na may pag-asan silang muling mabubuhay. Ganun din ang lahat ng mga tunay. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdarating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sa naimahang na ginay Maria na ina ng Diyos, may kanyang kabiyak at puso si San Jose. Kaya sa mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na talugunugan sa iyo, may pangibang nawalan ng pagpupuli sa inaramang gano'n sa pamamagitan ng iyong anak na ang mabang nabi sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng paraan at papuli ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with
talim. Kamalaming kapurahan, kami mga nakilabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Maria Ina at Birbeng Mahal. Ang mabuting balita ay maitadalat sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa isang ibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhan po ang lahat at ating isinig ang panalangin para sa kapalapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay bumili kami ng tulong, buwan ang aming pagkamula sa nagkabat ng pagkawasa ng kapalitirang pinagkaroon niya sa amin. Buwan ang kapawang kagalakan ng ideologiya sa iba't ibang panin ng ito. Pagkalooban ninyo kami ang sapat na lakas, upang may katakarang ang kapalitan, katarungan, pamamahalan at kapalakaan. Sa ita ng daranan, ituloy ninyo sa amin ang pagtuloyan. Sa kasalanaan, ang pagbibigayan, sa karapitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung magigipapaw ang magkakasalitin, ituro ninyo sa amin ang pagpapakulong. Sa wala ng kapalunan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagpapaloob sa Diyos. Kung may ipagkakaunawaan, magkaroon sa sana ng pagpapasundo at pagpapaisa. Sa wala ng pag-asa, naiyakin po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalika sa halip na kalinaan. Maglingkod sa halip ng paglingkuhan. Pagkakusahan ng aming mga karamihan at tunuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at pag-alatian. Kalingkabutan ninyo kami magkikatulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kamulugan ng umulungan na makapagibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, ipanalangin mo kami. Magsiyo po tayo. So, magandang tanghali ko sa inyo lahat. Magandang tanghali po, Father. Maligayang maligayang pesta ko sa inyo lahat. Talapakan ko natin ang mga pinag-alaman. So, bago lang ako magpasalamat, no, I would like to remind you of our schedule this afternoon until tomorrow. So, mamaya mong alas 4 ay meron pa ang celebrated mass at ituloy ang mga pari ng EDSA Shrine. No? At pagkatapos po noon, magkakameron po tayo ng prosesyon. So, ang prosesyon po ay simula dito, papunta ng Malacanang, tapos so, intelligence tapos tayo. Okay? So, at pagkatapos po na yung ating prosesyon, doon naman po natin isasagawa ang ating mong baring piyesta. No? So, kaya pagkatapos mo na yung misa, dahil mo kayo ay Lent, no? Fasting, at abstinence, no? Wala mong tatalikan. Mamaya pa ako, babalik kayo. Okay? So, ating mong baring piyesta ay after our procession. And you are all invited. No? You are all invited. So, tapos, susunod po doon, ang ating usual na 5:30 in the afternoon mass with Monsignor Habos. Tapos so, mamayang alas 7 ay si Bishop Pabilio, no, at tulo within the mass is the Sacrament of Confirmation. And we have almost 100 candidates for confirmation. So you are all invited. No, dahil gusto ni Bishop Pabilio, ang sacramento ng kupil ay in the celebration of the whole community in a regular mass at hindi ho yung make separate the mass just for the ninongs and ninams and the candidates, no? Para daw gumakatipays, no? Pati yung mga tao. So, tapos bukas naman ho, as we celebrate our 32nd anniversary ng ating EDSA Peaceful Revolution, so, dahil ito ay Sunday,
No, we will follow the Sunday schedule. No? The Sunday schedule, yung masisimula ng 8 o'clock in the morning, tapos 9:30, then we have at 11, no, and 12:15, tapos sa hapon mo, alas 3, alas 4, medya, alas 6, no? At ito mong alas 6 ng misa ay pamumuluan ko ng Bisya Pavilion. At iba pa ang mga pare na darating dito sa atin, no? Na ang advocacy ay the poverty alleviation and peace, no? So they will come hindi mo para sumigaw na ibagsak ang mga parang mga ispang kuma, that's pasay already, no? Hindi na yan kuma, so they will come to pray, no? And join the blessed mother, no? In the giving the peace, no? The precious gift of the word made flesh to our world, no? So yun po, pagmumuluan ni Bishop Pabilio at mga ibang pare at ang isa mo na nakilito na peace at po. Advocate ay si Father Glory to Lord ng Archdiocese of Lipa, no? And at the same time, siya po ang chaplain ng Lasal Christians, no? So, tapos, yung last month natin at 7:30, the usual ano. Okay, so yun po ang ating mga activities hanggang bukas. So, ipapakilala ko lang po sa inyo, maraming salamat sa inyo mga kapatid kong pare. No, mga kilala nyo na ko naman, no? Yun mo ang isang important, no? Mother Matthew, alam mo naman nyo. So, tapos yan po, ano mala Moses ang dating? Father Noni, the Lord of the Archdiocese of Lipa. Yung po ating background. The Assistant Rector, the Vice Rector, Father Arnel. Hindi ko dito tayo sa EDSA International and from India. Father George. Kung ano ang kanyang apelido, siya lang nakapronounce. And of course, no, our dalawang Metro 8 na nandilito, Metro 8 ng EDSA. Ang tawag po sa kanila ng Metro 8 because our regular professor. No? So, siya ako matagap ng lahat ng ating mga basura. So, Father, Manny Mary. No? Yung misa diretso siya sa Cardinal Santos dahil nagpapatayari si Susi. No? So, at tapos, yun pong malabuda ang dating. Si Father Toki, di ba nagawa ko ako yung misa? At ang inyong lingko? Yes! Okay. So, of course, no, maraming salamat po sa inyo mga kapatid na pare. Si Father Charlie Ho, na isa sa ating mga attached priest, no, ay hindi ko narating because may sakit po siya sa kasalukuyan, no, siguro hindi ako. No? So, maraming salamat sa inyo mga kapatid na pare. And of course, no, maraming salamat din po sa inyo, Your Eminence, no, ang Archbishop Luis Antonio Tagle sa inyong panahon. So, hindi man mo tayo, baka hindi na tayo sa nagtanalian, busog naman mo tayo umulin. Yes. With the reflection of the blessing. Yes, amen. How I wish I could deliver such homily that long, but everybody's still awake. No, so maraming po salamat, your evidence, no? And sa ating choir, of course, no, palapakan po natin sila. Ating mga altar servers, no? So, maraming salamat sa ating mga
aming pastoral council sa pamumuno ni Brother Mark Domingo. Maraming salamat sa inyong lahat. No? So tapos ang nagpakakuho ng maayos na liturgiya ay walang iba kundi ang aking MC, si Father Rico Garcia. So hindi po, maraming salamat sa inyo lahat. I love you all. Yeah. Magsiyo ko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos Abang Mahawain na nagtaloob sa inyo ng anak niya ng pakasakit bilang buwana ng pag-ibig ay siya lawang magbasbas sa inyo lahat pakundangan sa paglilingkod ninyo sa kanya at sa kapwa ngayon ang magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang matapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong taglay